Sapagkat nung parang middle of last week, dyan sa Molito, ano tawag doon? Molito Park Lane or whatever, just across Alabang Town Center, ay meron akong imi-meet na mga kapatiran. Eh, hindi ko alam kung saan kami mag-meet. Napaparada ako sa malayo. Okay? So, nung malaman ko, tinanong ko, saan ba yung ano, pancake house? Aba, eh, tinuro sa akin, eh, yun po sa, ano, sa malapit na sa kabilang, sa kabilang dulo. Ando doon po. Sabi ko, naku, pambihira, eh, dito ako nakapark. Bira mo, pupunta ako doon para meet sila. Pagka natapos sa meeting namin, babalik naman ako, ang layo. Baka merong ano, merong parkingan na malapit na doon. Ano, di tinawag. At meron dito. O sige, papuntahin mo si Tatang. Tatang ang sabi. Puntahin mo si Tatang. Aba, hindi ko na pinansin. Mananaw sa akin, may parkingan ako. So, punta ako. At nalagpasan ko yung ano, yung naka-reserve sa akin. Pero alam na kung anong klaseng sasakyan. Sinabi na natera yung darating. So, nalagpasan ko. Eh, tamang-tama na lang na may papalabas. So, ginaid ako. At di natapos yung meeting. Ano? Aba, nung gabi talagang alalay na alalay sa akin yung security guard. Ano, tatay, kaya niyo po? Sabi ko, gano'n. Puro tatay ang tawag sa akin. Sabi ko, okay lang. Binigyan ko tuloy ng ano? Binigyan ko tuloy ng parang 60 pesos yung bariyang nadukot ko dun sa ano. Tapos kanina naman, nung pinapagawa ko yung L300 kasi pinadagdagan ko ng hangin yung isang gulong. Aba, eh nakita, ano na ba raw, marami ng mga crack yung ano, yung tawag nito, yung pito. Ano? At parang upon inspection, dalawa ang medyo papalitin na. So, pinapalitan ko na lahat. Ano? Ang tawag naman sa akin kanina, sige lang po tayo, malayo pa. Pinapasok ko doon sa ano. So, nalaman nila na medyo hirap ako ng konti sa medyo beaten kasi may clutch. Hindi na ako sanay magtimpla ng clutch. Eh. Naku, tatay, ngayon ka lang pala nakapagmaneho ulit ng ano, ng manual. Sabi ko, dati naman, pero hand shifting eh. Matagal ako nasanay sa automatic. Ngayon ko napansin na hindi pala sa sasakyan tinatawag kong tatay. Kasi tinawag akong tatay, tera dala ko. Tinawag akong tatay nung L300 yung dala ko. Sa mukha na talaga siguro, no? O kaya sa mukha na, no? Sa mukha na ako tinitignan eh. Alright. So manalangin muna tayo. Mabanal, salamat po sa pagkakataong ito na maituloy namin ang aming pag-aaral patungkol sa pursuing a biblical conscience. Lord, tamang-tama po ito sa lesson namin sa grupo ng mga mananampalataya na nandito. Karamihan po sa kanila ay mga bago sa pananampalataya at kailangan naming iset ang foundation ng kanilang pananampalataya at ng aming pamumuhay. Kayo po ang patuloy na kumilos. Help me to be patient. Help me to exercise forbearance. At gayon din po, Panginoon, ng pangunawa at higit sa lahat pag-ibig at kapuspusan ng banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So may mga pagkakataon na gagamitin natin yung English term, ano, sapagkat pag sinabi naman na guilty, ano ba sa Tagalog ang guilty? Guilty. Ano Tagalog noon, Ivan? Guilty. Guilty. All right. So gagamitin natin yung ano, yung mga normal. At may kanin dito sa upuan ko. Ah, dahil siguro sa pantalong ko. So, pagka tinanong natin ang ating sarili na am I guilty? Ano? Ano sa palagay nyo ang inyong magiging kasagutan? Ano? At
kapag ang sagot nyo ay yes, I am guilty, ang susunod na tanong ay what are you guilty of? Saan mo ibinatay yung damdamin mo o yung desisyon mo na ikaw ay guilty nga? Ano? At kung ipagpalagay natin na guilty ka, eh ang tanong, ano ngayon ang gagawin mo sapagkat guilty ka nga? No? So yun ang mga bagay na dapat nating pag-usapan sa topic na ito. Ano? So, bakit ba tayo nagkakaroon ng damdamin na masasabi mo na I am guilty? Ano? Pero karamihan sa mga sitwasyon sa ating buhay na meron lang talagang bumabagabag sa puso natin na ang conclusion natin, guilty tayo, pero hindi natin masabi why are we guilty of. Kevin, I want you to listen and all right, I'm looking at you. So, ano ba yung dahilan o source na bakit meron tayong tinatawag na guilty conscience? Ano po? Now, marami pong mga katanungan na dapat nating sagutin. Ano po? Pero masagot man natin, dapat magkaroon pa rin tayo ng isang desididong kapasyahan na tayo ay magkaroon ng standard or belief system na doon natin itetest yung ating conscience whether guilty or not guilty. Okay? So ano nga yung verse natin doon sa Romans chapter 2 and verse 15? Parang Romans chapter 2 and verse 15 yun eh. Ano sabi doon sa Romans chapter 2 and verse 15? Ang sabi doon sa Romans chapter 2 and verse 15 ay which show the work of the law written in their hearts, their conscience. Okay? So yung batas daw na nakasulat sa puso ng tao, lahat ng tao, since the fall of Adam ay merong conscience. Ano po? Kasi hindi lang yun ang kasunod sa dispensation, kundi talagang yun ang paraan simula noon after the fall na ginagamit ng Panginoon para makipag-ugnayan sa tao. You listen to me, kasi mahalaga to. Dito mo itatayo ang buhay mo. Eh. Okay ba yan? Buhay mo yung pinag-uusapan natin. Eh. Kaya mahalagang you pay attention. Ano po. So, and by the way, hindi ko pa rin talaga pala kayang kontrolin na sarili ko. Whether ang tinuturoan ko, mga biblical Bible students caliber o mga bata or whatever, I really need full attention. Nadidistract po ako. Apa. Marunong ako magturo kahit kaunti, pero I need your cooperation. Ano po? So, partnership tayo. Partner ko kayo, ha? Partner ko kayo. Hindi ko sinasayang ang oras nyo. Partner tayo. Yung alam ko, ituturo ko sa inyo para pare-parehas tayong pagpalain ng Panginoon. Okay ba yun na partnership? Okay ba yun na partnership? Oo. Gusto mo ba ang blessing? Ah, di ba? So, ang blessing, hindi basta-basta binibigay ng Panginoon. Oo. At hindi porket mayaman ay blessed. Ah? So, ganun pa rin. Dapat meron tayong pinagbabatayan. Ano ba yung blessing? Ano? Kasi akala ng maraming mananampalataya, ang blessing, pera eh, kapirahan. Kanya pagka mahirap, eh, ang tingin sa'yo, wala. Ano? Pero hindi yun ang standard ng blessing. Ano po? Hindi po yun ang pamantayan. Ano po? So, their conscience also bearing witness. Ang witness ang magsasabi kung ikaw ay sino ba talaga sa harapan ng judge. Okay?
So, ang sitwasyon ay ganito. Lahat tayo haharap sa Panginoon before the judgment seat of Christ. If you are truly saved, ano po? At ang sabi ng Bible, ang titindig sa harap sa pagitan natin, tayo kung sino tayo at ang Diyos, eh yung ating conscience. Ano po? Yung konsyensya natin na magsasabi, nasabi dito, and their thoughts, the meanwhile, sa lahat ng pagkakataon, ay accusing or else excusing one another. Yan lang naman ang ginagawa ng konsyensya. Am I guilty or not guilty? Okay? Kanya pagka hindi ka guilty, your conscience is good. Your conscience is pure. Your conscience is right with God. Ano? And if it is right with God, it is acceptable with men. Ano po? Now, kanya nga, ang pinag-uusapan natin ay paano tayo magkakaroon ng standard or belief system na doon magkakaroon ng tinatawag na alarm system yung ating konsyensya. Ano yung alarm system? Parang natulog ka sa gabi, sinet mo yung alarm clock mo, gigisingin ka ng anong oras. Halimbawa, alas 6 sinet mo. So, yung alarm clock ay mag-a-alarm para gisingin ka na 6 o'clock. So, ganun din ang gagawin natin. Sa ating pananampalataya at sa pamumuhay spiritual, gagawa tayo o dapat meron tayong italaga na mga alarm system or triggering system na magsasabi sa ating konsyensya na yan ay hindi tama at yan ay tama. Alright? So, now, ano ngayon ang batayan para ma-alarm yung konsyensya natin na yung ginagawa natin ay tama at mali? Now, the highest possible standard ng ating konsyensya is the Word of God. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung wala ang Word of God, eh magiging subjective tayo, kanya-kanya tayo. Ang tingin natin sa isang bagay ay magkaiba. Maaring ang tingin ng isang tao, yun ay tama, pero sa iba, mali yun. Sa iba, mali, pero sa iba, tama. Alright? So, kanya nga meron tayong makikitang mga corrupt na tao, ano? Alam naman natin na nagnanakaw sila at alam din naman nila. Pero ang mahalaga sa kanila, kahit na sa anong paraan, basta hindi nila napapabayaan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa kanila, ang pinaka-highest na goal nila ay yung sila ay maging good provider. Whatever the means, ano? Kanya noon, merong tinatawag na the end justifies the means. Ano yung the end justifies the means? Yung si Robin Hood, kilala niyo si Robin Hood? Hindi si Robin Hood na nasa Senado, ano? Si Robin Hood na siya ay nagnanakaw sa mga mayayaman at pagkatapos ibinibigay niya sa mahihirap. Okay? So yung means, yung paraan, eh pagnanakaw. Pero yung ninakaw niya, ibinibigay niya sa mahihirap. Yun yung end result. Ano po? Kanya, the end justifies the means. Tumulong siya sa mahirap, kanya, yung kanyang pagnanakaw, at total, ang ninanakawan naman niya ay mayayaman, eh okay na yun, nakatulong naman siya sa mahirap. So, hindi totoo po yun, kasi ang pagnanakaw ay kasalanan. Unawaan niyo mga kapatid, ang pagtulong sa mahirap, tama. Pero yung pamamaraan na ikaw ay nakatulong, ikaw ay nagnakaw, hindi naging tama yung ginawa mong mali. Naunawaan niyo mga kapatid, alin ang mali doon? Hindi yung pagtulong sa mahihirap, kundi yung pagnanakaw. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya minsan may mga ganong ano, okay lang yun, kasi aninakawan naman niya, mga mayayaman, at tumulong naman niya sa mahihirap. Pero kung pagbabatayan natin ay ang opinion ng tao. Ano po? Mayroong masasabing ganun na the end justifies the means. Pero kung ang pagbabatayan natin, salita ng Diyos, abay hindi uubra yun. Kasi ang Diyos ay righteous. Ano po? Para bang pupunta ka sa 7-Eleven, ano?
At pagdating mo sa 7-Eleven, ay may nauna sa iyo na magbabayad ng ano ng kanyang napamili, ano? Ang napamili niya ay halagang 700 pesos. Ano? At na-discover niya na wala yung pera niya, ano? Eh, ikaw ngayon ay kasunod niya, nagmagandang loob ka. Ang sabi mo ay, bakit po naman hindi nyo kayang bayaran? Kasi kanina pagpasok ko dito, meron akong 1,000. Eh, naalala ko tuloy si Jason. Eh. Nung punta namin dito, nagdukot niya ng panyo niya, nahulog yung 1,000. Eh. Katakot-takot na comfort ang binibigay ko kay Jason. Isipin mo na lang na ang nakakuha ay nangangailangan. Parang tumulong ka na lang. Ano? Eh, panalangin natin na ang nakapulot ay eh, talagang nangangailangan ng mga oras na yan. Ano? So, eh kasi may 1,000 ako, hindi ko malaman kung nasaan. Eh, eh ikaw naman, dahil nabagabag ka, eh 700 lang naman, binayaran mo. So, sabi mo, ako na lang po magbabayad. Ano po, 700. Total, bago ako pumasok rito, nakapulot ako ng 1,000. Eh. Tumubo ka pa ng 300. Ano? So, mga ganun. Ano? Nagmumukhang tama yung mali. Ano? So, dapat meron tayong pagbatayan. At ang pinagbabatayan natin, kung moralidad ang issue, konsensya, eh hindi yung mga pabago-bagong mga pamantayan ng tao. Ano? Sapagkat sa Pilipinas lang, ilang rehiyon ba tayo? Ano? At bawat rehiyon na pupuntahan natin, may kanya-kanyang mga pag-uugali ang mga tao. Ano? So, hindi uubra yung ugaling kalambenyo pagpunta mo sa Batangas sapagkat iba ang nakaugalian ng mga Batanggenyo. Naunawaan niyo mga kapatid. So, hindi natin pwedeng ibatay ang ating standard sa kultura, maging sa mga tinatawag nating mga legalistic standards. Ano po? Ano yung legalistic standards? Ito yung mga inalintulad ng Panginoon sa mga Pariseo, na itong mga Pariseo, ang taas ng standard nila pagka sa ibang tao. Pero pagka sa sarili nila, eh, open nila. Ano? Hindi po pwede. Pag sinabing standard, saklaw kahit na yung nagpapatupad. Nauwaan niyo mga kapatid. Ang Panginoon Jesucristo ang pinagmulan ng lahat ng utos ng Diyos. Pero makikita natin, siya mismo ang naging halimbawa kung paano matupad sa kanyang buhay ang mga alituntunin ng Panginoon. Hindi tayo nagbabatay sa mga kaugalian ng tao, sa mga regulasyon na gawa ng tao, kahit na relihiyon. Ano po? Sapagkat ang mga relihiyon, iba't iba rin po yan. Ano? Kanya makikita nyo, kahit na puro Baptist pastors yan, pagka yan ay nag-usap-usap sa isang particular na pananampalataya, hindi founded doctrine pananampalataya, ay makikita mo, lumalabas ang lumang pagkatao. Ano? Sapagkat meron dyan ng hahamon ng suntukan sapagkat hindi pwede yung debate, something like that. Ano? Mga ano yan, mga pastor yan. Ano po? Kanya mga, sapagkat may mga external standards kasi, ano po, na kapag yun ang pinairal natin, yung what is the popular opinion, eh, medyo may sala. Kasi kahit na 1,000,000 na tao ang gumagawa ng mali, yung mali hindi nagiging tama dahil 1,000,000 ang gumagawa. Ano lang ibig sabihin nun? May 1,000,000 tao na gumagawa ng mali. Pero hindi ibig sabihin na marami ang gumagawa, naging tama. Okay? Marahil dahil marami sila, naging katanggap-tanggap na lang. Ano? Kanya ngayon, hindi na uso yung pila. Bakit? Kasi ngayon, ang standard ng tao, eh yung tinatawag na ano, na, ano ba yung tawag doon na ano, na ikaw yung may karapatang mauna sa pila, entitlement. Ano? Kaya makikita mo,
dahil masyadong mataas ang pagtingin niya sa sarili niya, parang he has or she has the privileges in everything. Ano? So, hindi po ganon. Ano? In fact, ang katotohanan yan, pagdating sa pakikisalamuha sa kapwa, ang standard ng Bible ay ano? Huwag mong isipin yung sarili mong ikakapakinabang, ang isipin mo yung kapakinabangan ng iba. May mga Kristiyano bang pinaiiral pa yan? Alam nila, alam nating lahat, sapagkat lahat tayo mayroong Bible, somehow, one way or another, nadaanan, narinig, nabasa, pero ginagawa ba? So, yun ang malaking katanungan. Ano po? Kanya, hindi porke tayo ay Bible believers, we are living out the Bible. Okay? Ang iba, may dalang Bible, tama yung version, King James Bible, pero yung kanilang buhay ay not inspired Bible o not inspired version. Hindi pwedeng tawag nito, yung ating kokontrahin, yung ating deklarasyon kung sino tayo, tayo ay Kristiyano, tayo ay Baptist, tayo ay anak ng Diyos, sa uri ng pamumuhay natin. Dapat yung salita natin at yung pamumuhay natin ay parehas. In fact, napakarami pong dapat ilagay sa ayos. Like for example, yung nabanggit ko kanina sa Baptist distinctives, ano? Ano ba yung Baptist distinctives na yon? Na individual soul liberty. Okay? Kung papangalanan natin 'yan ng kasinghulugan, ang tawag diyan ay Christian liberty. Ano po? Na bawat mananampalataya ay may kalayaan na magpasya para sa kanyang sarili. Pero kung hindi tayo magiging maingat, yung individual soul liberty o yung Christian liberty na tinatawag ay maaring magdala sa atin sa maraming hindi magandang bagay. Una, individual soul liberty, may kalayaan ka para magdesisyon sa iyong sarili, pero wag nating kakalimutan na tayo ay inilagay ng Panginoon sa isang local body, sa isang local church. Na tayo ay bagamat marami, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang orientasyon, hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Sapagkat hinihalintulad nga ang ating kalalagayan o katatayuan sa isang physical na katawan. Hindi hiwalay-hiwalay. Na kapag kami kalaban, let's vault in. Meron bang ganon? Tanananan, tan-tan. Pagka may kalaban lang, pagkakailangan lang. Pero pagka hindi, hiwalay-hiwalay yung body parts mo. Meron bang ganon tao? Wala. Pagka naglakad ka, dala mo lahat ng bahagi ng katawan mo. Wala kang naiiwan. Unawaan niyo mga kapatid. Alright? So, minsan may negative connotation. Christian liberty, minsan ang, maliban na lang na makita ko na yung ginagawa ko ay talagang sabi ng Biblia, yan ay kasalanan. May kalayaan akong gawin yan. Alright? So, alam niyo mga kapatid, hindi porkit hindi direktang nakasulat, hindi na kasalanan. Like for example, yung ikaw ay mag-cheat sa examination. Meron ba kayong makikita at mababasa sa Bible na to cheat during examination or test is a sin? Meron bang ganong nakasulat? Wala. Pero bakit natin alam na ang cheating is sin? Kasi pandaraya yun eh. Ano? Pandaraya yun. Hindi yun pamamaraan ng Panginoon. Ano? Kanya pwede mangyari na kahit na tayo ay Kristiyano, ang ating mga konsyensya ay madiktahan ng
cultural standard. Ano ba ang prominenteng kaugalian ng mga taga-Kalamba, Nanay Elena? Ikaw ba ay lihiti mong taga-Kalamba? Ano kayo, no? Batangas eh, ano? So, ano ba ang talagang kaugalian ng mga taga-Kalamba? Taga, ikaw ba, Nay, ay talagang lihiti mong taga-Kalamba? Hindi rin. Saan ka galing? Iloilo. Parehas ang ahon Iloy. Sa Iloilo. Sa ano siya? Bacolod siya eh. So, ano ba talaga ano yung nakaugalian? Kanya nga sabi ko sa inyo, mahirap dito sa atin. Marami tayong rehiyon, marami tayong mga probinsya. Ano po, meron tayong 3 major islands, Luzon, Visayas, and Mindanao. At iba't ibang kultura yan. Hindi pwedeng yung kultura natin ang manaig. Like, pag, alibawa, galing sa Iloilo si Nanay. Si Nanay Elena galing sa Batangas. Ako, Manila. Yeah, Merly, sa ang anong probinsya mo? Ha? Davao, durian. O so marunong ka magbalat ng durian, ha? Mamaya ayusin natin 'yan, no? Hindi pagdating dito, eh sa amin sa Davao. Hindi pwedeng ganoon. Ah, sa amin sa Batangas, eh sa amin sa Iloilo, hindi pwede. Dapat pagdating natin dito as sa local church, eh dapat kakalimutan natin yung ating pinanggalingang kultura, yung nakaugali ang pag-uugali. At pipilitin natin na sundin kung ano yung sinasabi ng Bible para ma-preserve natin yung unity in the spirit sa local body. Unawaan niyo mga kapatid. Kasi kung hindi, we are diverse in many ways. Pag sinabing ano bang pronunciation nun, Ivan? Diverse or diverse? Diverse, okay? Kasi pag sinabing diverse, parang mga tumatalon, eh, no? Diverse, ano? O diverse diversity, ano? So, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Hindi natin pwedeng igiit ang ating pinanggalingan o nakaugali ang kultura. Kasi mangyayari niyan, mas marami ang Ilocano, magiging Ilocanong kultura tayo sa local church. Are you with me? Hindi po pwedeng ganun. Dapat lahat tayo masaklaw ng salita ng Diyos. Kanya mahalaga na alamin natin ano ba yung tinatawag na konsyensya. Alright? Maraming uri ng konsyensya. Madadaanan natin yan sa ating pag-aaral. Ano po? I searched many references. Merong nagsasabi na there are 7 kinds of consciences, merong below that. Pero ako, nung una kong itinuro ito, itong conscience na to, minus handout na ginagamit natin from a friend, alam niya na ginagamit ko to ngayon, ay 6 lang ang nakita ko sa Bible. Okay? Merong tinatawag na weak conscience, mahinang konsyensya. Pag sinabing mahina, hindi makatayo ng kanyang sarili, ano? Naapektuhan siya ng konsensya ng iba. At meron tinatawag na good conscience at saka pure conscience. On the other hand, meron namang tinatawag na seared conscience. Meron sinasabing defiled conscience. Meron sinasabing wicked or evil conscience. So, yung kabaliktaran naman. Ano po? So, basically, dalawa lang. Ano po? Konsyensya ng hindi mananampalataya at konsyensya ng mananampalataya. That's the simplest division na maintindihan natin. Ang ibanta, ang lahat ng tao may kanya-kanyang konsyensya. Pero basically, hindi safeguard yon. Okay? Bakit hindi safeguard? Di ba yung patalastas na safeguard na sabon, ako yung iyong? Oh, hindi yon. Okay? Lahat ng tao ay merong konsyensya. Pero basically, there are only 2 major kinds of conscience. Ano po? Conscience of the unbelievers and conscience of the believers in Christ. Okay? Now,
Tsaka na natin muna pag-usapan yung conscience of the unbelievers. Ano po? Kasi isa lang naman ang conclusion doon. Pero ang tanong, lahat ba ng Kristiyano pare-parehas ang conscience? At least ang degree ng conscience? Kasi sabi ko sa inyo, dalawang aklat na sinulat ni Apostle Paul, Romans chapter 14 at saka 1 Corinthians chapter 8, ang tumutukoy sa conscience. At ang pinaka-highlight doon ay yung tao o yung responsibilidad ng isang merong tinatawag na pure and good conscience, stronger conscience, towards the person who has a weak conscience. Alright? Bakit? Kasi ganito po ang mangyayari. Pagka weak ang conscience, mananampalataya ang pinag-uusapan, ano? Kapagka weak ang kanyang conscience, ang commendation ng Bible, alagaan, alalayan. Bakit? Kasi meron sinasabi sa Matthew chapter 7 na kung tayo ay magiging katitisuran sa mga mas mas mahina sa pananampalataya, ano sabi ng Panginoon Jesucristo during his earthly ministry? Na mas mabuti pa sa kanya na magtali ng lubid sa kanyang leeg at yung kabilang dulo itali sa malaking bato at itapon sa dagat. Ano mangyayari nun? Eh di ba patay ka nun? So makita natin, may responsibility ang nakatatanda sa pananampalataya, yung stronger ang conscience towards doon sa conscience na ang conscience niya ay weak. Una, huwag siyang maging offense. Bakit? Kasi hindi natin dapat ma-offend o ma-damage yung weak conscience ng isang tao. Bagkus, dapat nga palakasin. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya dun sa Romans chapter 14 at saka 1 Corinthians chapter 8, meron daw mananampalataya na sa kanya, ang alam lang niya na dapat kainin puro gulay at hindi siya pwedeng kumain ng anumang karne ng hayop. Ano? Pero may mga tao na kagaya ni Apostle Paul na ang kanyang konsensya sa kanyang kaalaman pwede niyang kainin lahat ng bagay, lalo na lahat ng bagay na mabibili sa pamilihang bayan. Pwede kang makabili diyan ng sawa, pwede kang makabili diyan ng kung ano-ano sa lagubang, lahat everything, ano, lahat daw ng pwedeng mabili sa ano sa palengke pwedeng kainin, ano? Kahit na sila ano sabi nila na masarap daw yung sawa, lasang manok. Manok na lang ako. Lasang manok din pala ang habol mo. Ano? So, ikaw na lang ang kumain ng sawa. Akin na lang yung manok. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay? So, may mga ganon na sila, pagka pinilit mong kumain ng karne, ma-o-offend sila at yung kanilang weaker conscience masisira. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya ang naging konklusyon ni Apostle Paul, kung mayroong isang tao na masisira ang kanyang mahinang konsyensya sa pagkain ko ng karne ng anumang hayop, iiwasan kong kumain ng karne ng anumang hayop kung meron akong masasagasaan o masisira na mas mahina ang konsyensya. Naunawaan niyo mga kapatid? So, may responsibility tayo na huwag ma-offend bagkus mapalaki pa. Pero bago natin pag-usapan yung paano tayo makatulong sa pagpapalago ng mabuting konsyensya, ano ba yung mabuting konsyensya? Nabibili ba 'yon sa ano, sa pure gold? Magkano ba 'yon? Ano? So, kung hindi nabibili 'yon, saan nakukuha yung conscience na yan? Ano? So, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang pamantayan yan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kanya nga, tayo po dapat nag-uunawaan. Ano po?
Of course, sa isang local church, ang talagang may, yung talagang ano, ha, normal expectation. Ang talagang dapat na pinaka malaking kaalaman sa Bible, dapat yung pastor. Kasi ang pastor ang truth agent. Ano? Kapag merong tao dyan na ang pakiramdam niya, makinig po kayo mga kapatid, issue to ng conscience. Diba, natural dapat. Kasi ang trabaho ng pastor ay shepherd, magpakain, ano po, na magturo. So, yun ang gawain ng pastor. Kanya dapat, siya yung may pinakamataas na kaalaman pagdating sa Bible. O, tingnan nyo, pag nag-usap tayo ng conscience, pag merong nakaupo dyan na hindi naman siya pastor, pero ang pakiramdam niya, mas magaling siya sa pastor. Sa palagay mo, nakikinabang siya sa turo ng pastor? Hindi siya makikinabang sa turo ng pastor kasi ang pakiramdam niya, mas magaling siya eh. Diba? Eh, alam ko na yan. Yeah, mga eh, kung ako magturo niyan, mas maganda. Alam mo mga kapatid, pwede ba yung ako'y 61 years old, lalabanan ako ng isang kagagraduate pa lang ng college sa kung ano ang pananaw sa buhay? Hello? Abay, hindi uubra. Borrow one from zero. Hindi po pwede. Naunawaan niyo mga kapatid. Kasi sa edad lang eh. Ano? Kanya nga sabi ng Bible, sa mga kabataan ang kalakasan. Pero sa uban ng mga matatanda ay ang karunungan. Hindi mo kayang bayaran ng experience ng talagang mga naturuan ng pamumuhay. Naunawaan niyo mga kapatid. Lalong-lalo na sa principle ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya, saan kumuha ng konsyensya yung isang, hello, dumating ka lang dito, dinala ka lang ng Panginoon dito, nung dumating ka, pakiramdam mo, mas magaling ka pa sa pastor. Are you with me? Ang dami mong babaliin na salita ng Diyos, Old Testament at saka New Testament, sapagkat ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, regalo niya ang pastor sa bawat iglesia lokal. Tanong, paano mo pinapahalagahan ng regalo? Kapag ka hindi ka naniwala dyan, maraming papasok na kasinungalingan, na paniniwalaan mo, hindi nagaling sa Diyos. At dahil hindi nagaling sa Diyos, gagawa ka na ng mga kapasyahan at ikaw maliligaw na. Mga kapatid, spiritual warfare lahat dyan. Kanya dapat alamin natin kung ano ang plano ng Panginoon. Bakit? Kasi yung konsyensya natin, isa lamang yan sa talagang total composite ng isang tao. Remember, spirit, soul, and body. Ang pinag-uusapan natin ngayon, conscience. Isa lang yan sa component ng soul. Kung sino si Pastor Joey, kung sino ka. Hindi natin pinag-uusapan yung laman. Are you with me? Ang pinag-uusapan natin yung soul, kung sino ka talaga. At kung sino ka talaga, bahagi lang dyan ng konsyensya. Yan ang pagkakaiba natin sa hayop. Ano? Si Baki, walang konsyensya. Ano? Hindi yun magsasabi na tama ba yung pagnguya ko? Tama ba yung pagkain ko? Tama ba yung pag-ihi ko sa gulong? Ano? Hindi walang ganun ang aso. Unuhan niyo mga kapatid. Yan ang pagkakaiba natin sa hayop. Meron tayong konsyensya. Okay? So, una, ano ba yung mga talata na dapat nating mapagbatayan ng pagkaunawa natin patungkol sa konsyensya? O, isa-isahin natin. Mga talata lang muna. Okay? Acts 23:1. Acts 23:1. And Paul, earnestly beholding the council, itong council na ito, ang bumubuo nito, mga religious leaders, at mga political leaders na nag-aakusa kay Apostle Paul at sila ang may karapatan para i-declare kung si Paul ay guilty or not guilty. Of course, kapag religious leader during Apostle Paul's time, during Jesus' time,
Ang pinagbabatayan nila ay yung mosaiklo. Alright? Understandably so. Okay? Pagka yan naman ay mga judicial leaders, of course, may kinalaman dyan yung reigning world power. At during that their time, what is the reigning world power? The Roman Empire. So, siyempre, Roman law. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya yung council, binubuo ng mga religious leaders, political leaders, and even mga business leaders. Naalala niyo kanina yung example natin sa Acts chapter 16 na kanya sila nagalit kay Paul dahil yung babaeng demon-possessed na-save. Ngayon, hindi na nila mapakinabangan kasi espiritista. Naunawaan niyo mga kapatid. So, kasama dyan yung business leaders. Bakit nagalit kay Apostle Paul? Ang issue? Pera. Alright? Kanya maraming pwedeng panggalingan ang pagkasira ng isang iglesia. Maaring merong magmamarunong na mas marunong pa ang tingin niya sa pastor, kanya siya ang dapat pakinggan, merong pera ang dahilan, siya pagkat siya, siguro siya ang pinakamayaman, or marami pang dahilan, okay? Sapagkat, ano. Pero tingnan niyo sabi dito, and Paul earnestly beholding the council. Ilang mga tao lang yan na mga na magpapasya. Ano sabi niya? Men and brethren. Yan ang depensa niya sa kanya sarili. Before the council at saka yung mga taong nag-aakusa sa kanya, I have lived in all what? Good conscience before God until this day. Alam niyo mga kapatid, kapag yan ang depensa mo, aba, mapatunayan mo lang, absuelto ka. Bakit? Ang sabi ni Apostle Paul, ako ay namuhay ng na nagme-maintain na ng what kind of conscience? Tingnan niyo Bible niyo. Good conscience. Before whom? Before God. Hanggang sa araw na ito. Di ibig sabihin, kung mapapatunayan niya ni Apostle Paul, noon hanggang ngayon, aba, sino ba ang mas mataas na authority? Yung council na hinaharap niya o yung Diyos? Sagutin niyo ako. Diyos. Sa makatwid, kung siya ay nabuhay ng may good conscience before God, which is the highest authority, aba, absuelto. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya sinasabi ko, mahalaga anong konsyensya ba meron tayo. Bakit? Kasi ang tao, maraming source, maraming standard ng conscience. Kung wala ang salita ng Diyos, aba, iba't iba tayo, kanya-kanya tayo. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Alright. Now, following chapter, Acts 24:16, dito, dinagdagan ni Apostle Paul. Una, pinakita niya, and herein do I exercise myself. Yung sinasabi niyang, I have lived, ako ay nabuhay noon hanggang ngayon, ang ibig sabihin niyan sa verse 16, chapter 24, I exercise myself. Meron akong disiplina. Ito ang uri ng aking pamumuhay. Maliwanag po ba yan? Ganyan ba yung uri ng pamumuhay natin? Ano yung uri ng pamumuhay natin? Ano yung uri ng disiplina meron si Apostle Paul? To have always, to maintain always. Ano yung minimintin na ni Apostle Paul? A conscience. What kind of conscience? Sa 23 verse 1, anong conscience yun? Sa 23:1. Good conscience. Pagdating sa 24, ine-exercise niya yon araw-araw para siya makapagmintinan ng konsyensyang ano? Void of offense toward God and toward men. Ano ang pagkakaiba sa 23:1 at saka 24:16? Nung humaharap siya sa hahatol sa kanya,
Anong sabi niya? Siya ay nabubuhay na merong good conscience before God. Who is God? The highest authority. Pagdating sa 24:16, ginawa niyang standard na para ikaw ay makapamuhay ng tama sa moralidad sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, eh, merong ka dapat na gawin na exercise. Kaya sabi niya dito, nadagdagan toward God and toward men. Are you with me? Kanya yung konsyensya natin, nagpapatotoo hindi lamang sa Diyos kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung hindi yung konsensya din natin, nagpapatotoo sa harapan ng maraming tao, kilala mo o hindi mo kilala kung sino ka. Nakarating, meron ka na bang na-experience? Kasi ako meron eh. Siguro meron din kayo. Na kahit na hindi mo kilala, alam mo na meron kang kasalanan. Pag tinignan ka, ang akala mo, alam niya yung kasalanan mo. Naramdaman niyo ba yon? Kasi ako naramdaman ko yun eh. Ano po? Bakit? Kasi yung konsyensya natin nagpapatotoo kung sino tayo sa Diyos at sa tao. Hindi ka naman kilala ng lahat ng tao eh. Pero may mga pagkakataon na nararamdaman natin, aba, kung makatingin to, parang alam niya kung sino ko ah. Parang alam niya kung ano yung ginawa kong kasalanan. Ah. Naramdaman niyo ba yun? Naranasan niyo ba yun? Oh, you see? Kanya, witness. Sabihin natin na ang konsyensya natin is a witness. Nagpapatotoo kung sino tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Hindi naman kinakailangan mahuli ka sa ginawa mong kasalanan. Eh. Kahit na nga ginawa mo ng patago, di ba? Patay ang ilaw, sarado ang kwarto, lahat nakatakip. Pero paglabas mo, alam mo na meron kang ginawa. Alam mo na meron kang kasalanan ginawa. Eh. Bakit? Kasi sino ang nagpapatotoo? Kanina, ano yung pinag-aralan natin? Apat na bahagi ng konsensya. Ano yung apat na bahagi? Una, self-consciousness. Ikaw ang nakakakilala sa iyo. Paano mo nakilala ang sarili mo? Dahil may konsyensya ka nga. Maliban na lang kung ikaw ang taong walang konsyensya, hindi mo makikilala ang sarili mo. Diba? Kasi witness yan eh. At pagkatapos, knowledge. Doon nakapatong yung konsyensya mo na nagsasabi sa iyo kung yung ginagawa mo tama o mali. Kanya nga sabi natin, kinakailangan natin magkaroon ng standard na yun ang magbibigay ng alarm system or trigger system na kapag nagawa mo na yon, aba, eh, sasabihin ng konsyensya, tigilan mo yan kasi kasalanan yan. Eh. Are you with me? Alam niyo, minsan, ang bataya natin, hanggat hindi nahuhuli, okay lang. Tama bang batayan yon? Hindi nahuhuli. Okay lang. Abay, hindi po totoo yon. Sapagat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, anumang ginawa ng palihim, ihahayag ng aware sa lahat. Kasi ginawa mo sa loob ng kwarto, saan ipagsisigawan? Sa ibabaw ng bubong. Are you with me? Ginawa mo ngayon, palihim, pero bukas, nasa dyaryo. O makinig po kayo. Listen to me for a while. Labanan niyo yung antok niyo. Bawasan niyo yung lamig ng aircon. Ano, para ano. Kung gusto niyo magkape, magkape kayo. Kasi mahalaga to. Konting panahon na lang. Ano po? Kung yung gagawin mo ngayon, na mali, kasalanan, ano? At magbubunga ng kahihiyan, yung gagawin mo ngayon, bukas mababasa sa dyaryo o bukas mapapanood sa telebisyon o tatanungin kita, gagawin mo. Aba, hindi mo gagawin. Yun ang sinasabi ko na mag-maintain tayo ng trigger system. Mag-create tayo ng standard na maiiwasan yung ganon. Kasi nga,
Kapag kasinunod natin yung pamantayan ng tao na hanggat hindi nahuhuli, okay lang. Abay, maaring makatakas ka ng maraming panahon, pero hindi habang panahon. Eh, sa totoo lang, mga kapatid, kung sa akin nangyari, yun nangyari sa isang pastor na talagang sikat po yun. Nako, anong panama ni FPJ doon sa kasikatan nun? Aba, eh ngayon na iskandalo, eh di hindi mo makita kung saan. Yung dating pinupuntahan, di mo siya makita ron. Bakit? Eh kasi may marka siya kahit saan siya pumunta. Naunawaan niyo mga kapatid? Pero nung bang ginagawa niya yung mga bagay na naging daan para siya maiskandalo, nag-isip ba siya na maiiskandalo siya ngayon? Ba hindi, kinumprontan na yun eh. Antapang pa eh. Are you with me? Ganyan ang tao. Pero alam natin kung ang pamantayan natin dito, makinig po kayo mga kapatid, listen to me. Kung ang pamantayan natin ng kasalanan, maitago man natin sa tao, pero hindi natin maitatago sa Diyos. Ang tanong, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob gumawa ng kasalanan? Aba, hindi po. Bakit? Ang tao mapapagtaguan mo, baka kaibigan mo lang, mapapakiusapan mo yun, pwede mong bayaran. Ang Diyos. Ang Diyos. Abay, paparusahan ka pa nga eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya dapat meron tayong standard ng moralidad na doon nakapatong yung ating konsyensya. Hindi sa kung ano yung nabasa nating aklat na mga napanood natin sa TV na yung mga kabataan ngayon pinapakita, nagre-rebelde sa magulang, bandang huli, panalo pa rin. Hindi totoo yun. Sapagkat ang sabi ng Bible, "Of children, obey your parents in the Lord, for this is right. For this is the first commandment with promise." Naunawaan niyo mga kapatid, hindi po pwedeng yung pinapanood mo ang magiging standard, mas mataas pa kaysa sa sinasabi ng Biblia. Pag hindi ka sumunod sa magulang mo, parurusahan ka ng Diyos sapagkat ang magulang mo, ang Diyos dito sa lupa na nagpo-proteksyon sa iyo. Lalong-lalo na kung yan ay mananampalataya. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Oh. Romans chapter 2 and verse 15. Romans chapter 2 and verse 15. Nung ito'y isinulat, ito ay nagpapahayag sa mga panahon na wala pang kumpletong Biblia. Alright? Kanya nga, yung sinasabi na Bible ni Apostle Paul na all scripture is given by inspiration of God. Nung sinulat niya yon, ang all scripture na tinutukoy niya doon, Old Testament scripture. Anong tinutukoy niya? Old Testament. Bakit? Hindi pa kumpletong nasusulat ang New Testament. At hindi pa buo ang Bible. Sabi ko nga sa inyo, ang Bible, composing of 66 books, 39 in the Old, 27 in the New Testament, yan ay nabuo sa loob ng 1,500 years. Oh, are you with me? Kanya meron talagang panahon na walang Bible. Pero sino at ano ang nagpapatotoo patungkol sa Diyos? O Romans 2:15. Ano sabi diyan? Which showed the work of the law, written where? In their hearts, also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile, accusing or excusing one another. Kahit na walang Bible, ang ginagamit ng Panginoon para mag-testify laban sa atin, ang konsyensya natin. Ano yung apat na hindi ko na ituloy kanina, na bahagi ng conscience? Una, self-consciousness, knowledge, at saka yung 3 and 4, self-examination and self-judgment. Ito na yon. Romans 2:15. Accusing ay guilty. Okay? Excusing, not guilty. Pero paano mo malalaman? Examinin mo muna yung sarili mo. At saka pag nakilala mo na sarili mo, saka mo hatulan, guilty or not guilty. Naunawaan niyo mga kapatid? Ang liwanag ng Bible, ano? So Romans 9:1. Romans 9:1.
I say the truth in Christ. Kanya, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo kung ikaw ay hindi pure and good conscience. I lie not, sabi ni Apostle Paul, sapagkat ang kasinungalingan at ang katotohanan hindi pwede magsama. Ako ay truth agent. Pag sinabing truth agent, ang ipinapangaral ay katotohanan. Kanya, hindi ako dapat magsinungaling. Are you with me? Kasi pag nagsinungaling ako, contradiction yon sa kung ano ang dapat na gawin ko bilang isang mangangaral. Naunawaan nyo? Kanya nga merong Bible College student noon, sabi ni Pastor Recto, aba, sige, kahit saan kayo kumuha ng outline nyo, basta't ang mahalaga sa akin, i-preach ninyo ng mahusay kasi homiletics ang subject, the art of delivering a sermon. Aba, kumuha sa Sword of the Lord, sabi nung ano, dynamic pa eh. You know, brethren, when I was in Ohio, Abay, pambihira, bahagya ka na makagraduate bilang Bible College student, aliping sa gigilid ka, nakarating ka ng Ohio, hindi mo man lang binago. Aba, bagsak, kay Pastor Recto, ano, sabi, wala nang problema kung kanino mo gagayahin eh. Pero hello, ayusin mo naman. Kasi pagsisinungaling na yon, naunawaan niyo mga kapatid. Are you with me? Tantamount to lying. Ano? Pag nagpipreach ka, kanya nga ako, kahit na noon, I belong to the first batch na tinray ng aming pastor. Meron kaming practice preaching, alas 3 ng madaling araw, alas 4. Magpipreach kami sa grupo namin, kami mga magkakapanabayan, sa harapan ni Dr. Ed. At kami ay igegradean niya. Alam nyo, yun ang pinaka-dilema ko, practice preaching. Pag-preaching mo na ako sa yun talagang preaching. Pero practice preaching, ayaw ko talaga yan. Kasi hindi naman pinagpa-practice yan ang salita ng Diyos eh. Naunawaan niyo mga kapatid, practice preaching. Ako, pagka-preaching. Ano po? So, sabi diyan, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Kanya nga, anong pinapakita rito mga kapatid? Yung konsensya, makinig, yung konsensya nakabatay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is the sword of the Holy Spirit. Kanya ang sabi rito ni Apostle Paul, I say the truth in Christ. Hindi labas ni Kristo, in Christ. I lie not. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Sapagkat si Kristo ang katotohanan. Hindi pwedeng magsama yan. Okay? I lie not, my conscience also bearing me witness. Kanino nagpapatotoo yung konsensya ni Apostle Paul? Kasama ng banal na Espiritu in the Holy Ghost. Kanya nga hindi po pwede na yung konsensya mo nakapatong sa salita ng Diyos pagkatapos nagigrieve at nakokwench ang Holy Spirit. Maliwanag po ba? Hindi po pwede. Ano po? Okay lang, pwedeng tumayo para lang malabanan yung anto. Kasi pagka tumayo ka, hindi ka pwede matulog eh kasi babagsak ka na eh. Oo. So gusto niyo magtimpla kayo ng kape kasi malamig eh. Pwede ba? Okay lang? Kasi ako nakakout ako eh. Romans 13:5. Inote niyo yung mga verses ha. Ano sabi dito? Wherefore, you must needs be subject not only for wrath but also for what? Conscience sake. Alam niyo mga kapatid, kasi yung Romans chapter 13, ang subject dyan, lahat ng mga nasa pamahalaan ay Diyos ang pinanggalingan ng authority. Okay? Kanya pagka namiminuno sa bansa, lalo na sa Pilipinas, meron tayong 3 equal branches, executive, legislative, at saka judicial. Lahat yan, mga nahalal, ano? At yung judicial, ang pumili, yung hinalal natin. So, all powers that be, sabi sa Romans chapter 13, are ordained of God, sa Panginoon. At sabi ng Bible, yung mga namiminuno na yan,
eh meron silang kapangyarihan to use the sword. Ano yung sword? Yung sword is a symbol of the infliction of capital punishment. Ano yung capital punishment? Death. Okay? Pag may kapangyarihan, may karapatan na ipataw ang pinakamataas na parusa sa lalabag sa batas. Ano yung parusa? Kamatayan. Sa Romans 13:5, makinig po kayo, hindi lang daw tayo dapat magpasakop sa mga namiminuno dahil sa takot. Kasi pwede tayong ipakulong, pwede tayong ipabitay, pwede tayong parusahan. Pero ano sabi doon? But also for conscience sake. Kanya anong ginagawa? O bago tayo pumunta sa hukuman, umamin ka na kung kasalanan mo. Kasi pagka hindi ka umamin, mahabang proseso, mahal. Pero kung aamin ka ngayon, eh mas yung shorten natin. Kasalanan mo naman talaga eh. Kanya sabi na Bible, for conscience sake. Kung talagang ginawa mo naman, eh umamin ka na. Pero ang tao, umaamin ba? Aba, eh kahit na sa politika, mga kapatid, walang natalo at umamin. Ang sinasabi, nadaya. Ano naman mga kapatid? Bakit? Konsyensya pa rin ang issue doon. Eh. Hindi nila matanggap na sila ay talagang talo. Ang gusto nilang palabasin, eh dinaya ako. Are you with me? Oh, anong batayan mo na dinaya ka? Lahat naman na sinabing dinaya. Hindi naman napatunayan eh. Oh, di ba? Di ba meron yung presidente natin ngayon, merong laban kay Lenny Lobredo, no? Napatunayan ba? Abay, kahihiyan nga ang nangyari. Talagang lumabas, panalo talaga si Lenny. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh. Kanya ngayon, para wala ng duda, eh convincing. Are you with me? Convincing vote. So, conscience sake. Ano? Kanya, huwag kayong magsasabi na, eh, sa ating politika may dayaan. Hindi mo masasabi yon. Ang makakapagsabi nun, yung binabagabag ang konsyensya, yung gumawa talaga noon. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi lamang daw sa takot na maparusahan sapagkat may batas, kung hindi, yung konsyensya natin, pasakop tayo doon. Are you with me? 1 Corinthians 8:7, 10, and 12. Pagsamasamahin natin ang mga talata na yan. Verse 7, howbeit, there is not in every man that knowledge. For some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto idol, and their conscience being weak is defiled. Kanina ko pa sinasabi na yung 1 Corinthians 8 at saka Romans chapter 14 has something to do with the role of the strong of the person who has stronger conscience over the person who has a weaker conscience. Sapagkat ang sabi rito, yung conscience na mas mahina na defiled, na damaged. Kanya ang usapan dito, kung siya ay weak, huwag nating sirain yung weak conscience niya. Huwag rin naman nating pahintulutan na ipamuhay niya na yon at hindi na siya mag-improve. Iko-correct natin siya. Pero dapat tayong maging maingat na huwag namang masira yung kung ano yung pinaniniwalaan niya. Bakit po? Eh kasi lahat ng tao may pinanggagalingan. At kung meron siyang idadagdag, sabi sa Romans chapter 14 and verse 5, if I am not mistaken, a man must be fully persuaded in his own mind. At ang makakakumbinsi sa atin, walang iba kundi yung katotohanan ng salita ng Diyos. Are you with me? Alright, look at verse 10. For if any man see that which has knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Dalawa ang mangyayari. Kapag ka ang issue pagkain ng karne, ano?
Kasi itong taong ito, weak conscience siya, ang kinakain lang niya, gulay. Hindi siya kumakain, lalo na ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. E ikaw, kaya mong kainin yon. Una, pag nakita ka ng taong weak conscience, pwedeng ma-defiled yung conscience niya, na-offend siya eh. Pero dito naman, sabi sa pangalawa, sa verse 10, pwedeng yung conscience ng tao na weak ay mapalakas naman, emboldened. Ano? Para yung hindi niya dati kinakain, kainin niya na ngayon. Vinayulate niya yung dati niyang conscience. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya dapat maging maingat tayo. Look at verse 12. But when you sin against the brethren and wound at sinugatan niyo, ang alin? Ang kanyang weak conscience. Kanino ka nagkakasala? You sin against Christ. Mga kapatid, nasa Bible na yan, matagal na. Alam mo ba? Kahit pastor ka. Basta sinabi ko rito, akong pastor dito. Eh, iba-iba ang konsyensya ng mga taong nandiyan dyan eh. Kanya nga dito, wala akong iginiit na akin. Parating consultative tayo dito, pag-usapan natin. Hanggang sa huling pagkakataon, ako ay nakikiusap. Mag-usap-usap naman tayo kasi meron ditong hindi alam kung anong nangyayari. Pero kasama niyong nasira ang buhay. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya lang ako nagdesisyon ng ganun sapagkat nung mga panahon na yon, wala na akong pagkakataon. Yun na ang pinakamalapit na mapapangalagaan ko ang aking konsyensya na hindi nangawatak yung mga taong minahal ko. Eh pero ngayon mga kapatid, nangawatak-watak sila eh. Oh, sinong panalo? Sinong talo? Huwag na natin pag-usapan yun. Nasira ang buhay. Kaganda-ganda. Nang nasa ayos kayo. O ngayon, anong mga buhay? Mga kapatid, konsyensya na natin, kanya-kanyang konsyensya na natin ang masasabi kung nasa tama tayo o mali. Are you with me? Kanya huwag na tayong magsisihan. Konsyensya na natin ang pakinggan natin kung yung ginawa natin noon nagsasabi ba na tama. Ano? Konsyensya ang pag-usapan natin. Konsyensya. Pagka merong kang nasugatan at nasirang konsyensyang weak, sabi ng Bible, you sin against Christ. I worry about that persons. Na during the meeting, wala ako rito, nasa baba ako. Sino rito ang hindi nakakaalam sa pangyayari? Merong nagtaas. Responsibility nila yon. Based on the scripture, saan ka nakatayo? Saan ka nakatayo? Yung mga pastor na gano'n, yung nagtanong na pastor, maaring alam niya, pero alam niya ba through the scripture? May conscience kasi tayo. Kanya kahit walang scripture, makagagawa ka at makakapag-ano ka ng tamang bagay. Pero yung decision mo ba, kaya mong i-point sa scripture? Kasi kung hindi, sa'yo lang yan, kid. At magkaiba tayo ng tingin sa lahat ng mga bagay. Kanya nga merong kasabihan, beauty is only in the eyes of the... Kung sino tumitingin? Tingin niya maganda, tingin ko pangit, o mag-aaway kami. E kanya-kanyang tingin lang yan eh. E kung dokling? O di dalawa yung pinagpipilian niya. O di ba? So, ayusin natin ang mga tingin natin, konsensya natin. 1 Corinthians 10:25-29. 1 Corinthians 25. Ano sabi sa verse 25? Whatsoever is sold in shambles, that it, asking no question, for conscience sake. Ang issue, kakainin ba yung meat? Sapagkat merong yung weak conscience,
ang gusto, ang kaya niya lang kainin, puro gulay, gulay at prutas. Hindi siya kumakain ng meat products. So, sabi dito, whatsoever is sold in the shambles, ang salitang shambles, ano yan? Patayan. Anong tawag nun ng patayan? Pinapatay yung mga baboy, mga baka. Slaughterhouse. Okay? So, whatsoever sold in the slaughterhouses that eat, asking no question. Huwag ka na magtanong. Basta't nabili yan sa slaughterhouse. For conscience sake, tanggapin mo na lang. Ano? May mga tao naghahanap buhay na ang kanilang hanap buhay, pumatay ng hayop at ibenta para kainin. Verse 27, if any of them that believe not bid you to a feast, and you be disposed to go, whatsoever is set before you, ano sabi diyan? Eat, asking no question for conscience sake. Ito yung sitwasyon. Inimbitahan ka sa isang piyestahan, feast. Okay? At alam naman natin, tayong mga mananampalataya, na ang mga piyesta inaalayan sa mga patron saint. Ano? Hindi yan sa Panginoon. Ano? So maaring sa ngayon, hindi na. Ano? Pero tingnan nyo, ando dun pa rin yung masamang pag-uugali sa piyesta. Mangungutang, makapaghanda lang. At pakakainin yung mga hindi naman nila kakilala. Tama, mali? Oh, maaring hindi na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, pero alipin pa rin ang maling paniniwala. Kasi yung idolatry, maling paniniwala yun eh. Pero yung maghanda ka, para mangungutang ka para ka lang makapaghanda, para pakainin mo yung mga taong hindi mo naman kakilala, eh, pagkaalipin din po yun sa maling paniniwala. Naunawaan niyo mga kapatid. So may mga mananampalataya daw na hindi na apektado ng kulturang ganyan. Ano? Inimbitahan ka sa piyestahan, at sabi doon, ano man ang ihanda sa iyo, eh kainin mo. Huwag ka nang magtanong for conscience sake. Ito ba, inalay mo kay San Pedro? Inalay mo ba ito kay Juan Bautista? Inalay mo ba ito sa mga santo-santo? Huwag ka nang magtanong. Kasi baka maka-offend ka pa. Inimbitahan ka na nga eh, pakakainin ka na nga eh. Patanong-tanong ka pa. Masarap ba to? Abay, kung ayaw mo, huwag mong kainin. Ano? Ganun lang kasimple yun. Ano? Asking no question for conscience sake. Verse 28. But if any man, pero kung merong isang tao na magsasabi sa iyo, yung pagkain na yan is offered in sacrifice unto what? Idols. Pag may nagsabi sa iyo na huwag mong kainin yan kasi offered to idols yan, ano ang sagot? Eat not for whose conscience? His conscience sake that showed it. Huwag kang kumain para kanino? Doon sa konsyensya ng taong nagsabi sa'yo. Hindi konsyensya mo ang pinag-uusapan. Yung konsyensya na nagsabi sa'yo. Mas malamang kesa sa hindi, weaker conscience. Ano sabi dyan? And for conscience sake, conscience, kaninong conscience? Doon sa nagsabi sa'yo. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Tamang prinsipyo yan. Sabi ni Peter, hindi ko kakainin yan. Those are unclean beasts. Sabi ng Panginoon, pinapakain na nga kita. Ako pa sasabihan mo? May mga ganun kasing mga tao, mas mahigit sa kanila yung kultura kesa sa sinasabi ng Bible. Sabi ng Panginoon, kill and eat. Sabi ni Peter sa Panginoon, ay hindi ko hulihin yan, mga unclean beast yan. Sabi ng Panginoon, ako na nagsasabi sa iyo, kill and eat. Oh, may mga tao talaga na nabubuhay sa ganon. Sapagat ang prinsipyo natin, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Nasa ibabaw, nasa ilalim, at lahat. Okay? Now, verse 29. Pakiguhitan nyo sa inyong Bible. What? Conscience. Sabi ni Paul. Conscience, I say. O pakiguhitan nyo po. Please. Tatapusin ko na rito. Conscience, I say. Not thine own. Hindi yung sayo. Naintindihan nyo po ba? Konsyensya ang issue. Pero hindi sayo. Kanino? But of the other.
why is my liberty judged of another man's conscience? Tanong yan eh. Kung yan ay tanong, nangangailangan niya ng sagot. Sabi niya, may sitwasyon. Ikaw, kaya mong kainin lahat. Kanya nung inimbitahan ka sa piyestahan, ano man na nakahain, kainin mo. Huwag ka nang patanong-tanong. Pero kung may tao na nagsabi sa iyo, huwag mong kainin kasi yung pagkain na yan ay offered to idols. Eh sabi ni Apostle Paul, sundin mo. Hindi yung konsyensya mo, kundi yung konsyensya nung nagsabi. Alright? Kanya ang tanong dito, why is my liberty? Sinasabi na ni Apostle Paul, kasi apostle nga siya. Sapagkat siya apostle, mas mataas ang kanyang konsyensya, mas stronger. Kaya sinasabi niya, bakit ang kalayaan ko, eh kinakailangang sumang-ayon sa konsyensya ng iba. Lalong-lalo na sa mas mahina. Alam mo ang sagot, kapatid? O ito, sasagutin ko kung pastor ang nagtatanong. Kasi nga, ma-o-offend siya, weaker conscience eh. Ano ka ba? Eh minsan pag nagbasa kasi kayo ng talata, tumitigil na lang kayo sa question mark eh. Aba, eh kung walang sagot si Apostle Paul, sapagkat ang ugali ni Apostle Paul, tanong niya, sagot niya, aba, kung walang sagot si Apostle Paul, humanap ka ng sagot. Eh bakit nga ba? Kaya ko naman kumain yan ah. Pero bakit ako susunod sa kanya? Na gayong, hindi lang niya kayang kumain ng lahat ng pagkain, pati ako hindi na rin kakain. Bakit kinakailangan na yung kalayaan ko ay maapektuhan ng konsyensya ng iba? Kasi nga mas mahina siya, matitisod siya. Are you with me? Oh, ganun lang kasimple yun. Pag hindi kayo nakakita ng kagaya kong magturo, na kahit na makasakit sa pananalita, pero katotohanan, maghanap ka ng pastor, hindi mo alam ang tinanggihan mo. Patapon-tapon ka, akala mo basura. Tingnan natin kung sino ang kukolektahin ng MMDA, collector of waste. Tingnan natin. Our consciences bear us witness. Mag-usap-usap tayo, konsensya ang batayan. Mag-usap-usap tayo mga kapatid, konsensya lang ang batayan. Hinahamon ko lahat. Mag-usap-usap tayo, konsensya ang batayan. 2 Corinthians 1:12. For our rejoicing is this, the testimony of our what? Nagpapatotoo ata ang konsyensya. Nagre-rejoice tayo, nagagalak tayo. The testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, yung bang sinabi mo, totoo? Bakit isa lang ang hinighlight mo na pinadala kong video? Eh, matagal na ako nagpapadala ng video ni Jack Triber, ni Paul Chappell, ni Phil Kidd, ni Limbaga, Joey Conway, kung sino-sino, basta't na-bless ako. Bakit doon sa isang tao ka lang umangal? Chong, katagal-tagal ko nang ugaling magpadala ng video eh. Pag nagpadala ako ng video, na-bless ako. Maaring hindi ka, pero pag-aralan mo. Kasi na-bless ako eh. Kung hindi ka na-bless, kagaya ko, aba, may problema ka, magkaiba tayo ng level. Naunawaan niyo mga kapatid, dapat ganun dapat ang hukuman. Bakit hindi mo na-appreciate? Hindi mo lang naintindihan yung turo niya eh. Ano sabi diyan? Simplicity and godly sincerity. Simplicity, kasimplihan. Sinseridad na maka-Diyos. Oh. Simplicity and sincerity, mahalaga 'yan. Not with fleshly wisdom.
not with fleshly wisdom. Ang wisdom po, merong wisdom of men, fleshly, at wisdom of God. Sabi dito, ang rejoicing natin through our conscience is not with fleshly wisdom, but by the grace of God. Kundi sa biyaya ng Panginoon, we have had our conversation where? In the world, more abundantly to you word. Alam niyo mga kapatid, nasa sanlibutan pa tayo rito, pero dapat tayo mabuhay para sa Panginoon at para sa bawat isa. Hindi para sa iyo sarili. Makasarili ka, hindi mo inisip ang mangyayari sa gagawin yung desisyon. O ngayon, nagsasuffer ka din. Hindi ka pala pwede rin magpastor. O ano nangyari sa inyo? Hindi naman kayo pagpapasturan ni Pastor Noel Cantos, may church siya dun eh. Magpapadala siya ng preacher. Ako nga inayawan mo eh. Bible college student, makikinig ka, abay siya nawa. Patay ang naglason. Ako inayawan mo? Hindi mo alam kung paano ako mag-aral ng Bible at paano ako magturo? Hindi tayo pahuhuli sa pinakamatandang simbahan pagdating sa doktrina, kapatid. Nagkamali ka, maling-mali. Oh. 2 Corinthians 4:2. But have renounced what? The hidden things of what? Dishonesty. Hello, nung mag-usap-usap kayo, wala ako. Ang gusto niyong mangyari, wala na akong madatnan dito. Aba, honesty yun? Honesty yun? Ang Panginoon nagsasabi, let come and let us reason together. Ano yung hindi natin pwedeng pag-usapan? A corporate mindset ako. Kung sinabi niyo, Pastor, wala na kaming tiwala sa iyo, abay, magre-resign ako. Corporate mindset ako eh. Hindi ako pwedeng mag-lead sa isang team, sa isang grupo na wala nang tiwala sa akin. Eh kung ano-ano pa pinagsasabi niyo eh. Kanya nung mag-isip-isip ako, aba pag nag-step down ako, by virtue or by means of apostasy, aba hindi niyo ba naisip na dadaling ko yun hanggang kamatayan ko? O ba hindi na kayo naawa sa akin mga kapatid? Nagsakripisyo ako ng wala ka pa nga sa kalingkingan ng sakripisyong ibinigay ko. Sana naman doon lang kinonsider mo yon kapatid. Eh hindi nga wala kang utak eh. Utak lamok eh. Kukumpara mo yung karunungan mo sa karunungan ko. Kanya nga ako ang tinawag na pastor. Kanya nga ngayon wala na kayong pastor. Di ka makapagpastor eh. Kasi wala kang ang utak. Oh. Hidden things of dishonesty, not walking in craftiness. Di ba katrayduran yun? Kung kailan ako wala, tsaka kayo nagplano, at ang plano nyo, hindi nyo na ipapaalam sa akin, madadatnan ko rito, wala ng tao. Nor handling the word of God deceitfully. Abay, lahat ng tatlong yan, kung paiirali nyo yung conscience nyo, kung hindi pa defiled and seared, abay, guilty kayo sa tatlong yan eh. Sin of dishonesty, craftiness, kasi you undermined my ministry, nagtiwala ako, iniwang ko sa inyo, ipagdating ko, binaboy nyo. Handling the word of God deceitfully. Oh, but by manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience. Sinabject nyo ba ang sarili nyo sa konsensya ng iba? Inexamine nyo ba yung konsensya ko? Kanya nga, dahil ako yung truth agent, ako yung pastor, inari kong ako ang may pinakamataas na konsensya. Ako nagparaya eh. Ngayon, nagparaya ako para saan? Eh, watak-watak pa rin kayo. Kanya nga ako nagparaya para huwag kayo magpangalat eh. Diba? O eh, bakit nagpangalat kayo? Mag-isip kayo mga kapatid, conscience is the issue. Saan nakapatong ang konsensya mo?
Dahil sanay ka ng mangwasak? Dahil pangalawa mo nang winasak to? O pang ilan pa wawasakin mo? Baka yung pinuntahan nyo, kung nandiyan ang kabilang, wasakin mo rin yan. Kasi kukunin mo lang naman ang tiwala ng pastor para wasakin mo rin ulit. Nga? Nakakailan ka na ba, kapatid? Ako wala pang sinisira. Isip-isip pag may time. 1 Timothy 5:1-5 and verse 19. Puro verses lang to, ha. Wala pa tayo sa lesson. Hindi ko pa to dinadissect. Hindi ko pa to ine-expound. 1 Timothy 1:5 and verse 19. Now the end of the commandment is what? Charity out of a pure heart and of a what? Good conscience. Simple. Hindi na kinakailangan na mag-aral tayo sa Bible College. Ang katuparan ng batas ay pag-ibig na nagmumula sa busilak na puso at malinis na konsensya, mabuting konsensya. How's your conscience lately? How's your conscience lately? And of faith unfeigned. Kanya nga makita natin, conscience at saka faith, may mga pagkakataon, synonymous na ginagamit ni Apostle Paul. Faith unfeigned. Pag sinabing unfeigned, genuine. Hindi mapagbalat kayo. Ngayon, ang dami ng mga hipokrito. Hindi mo na makikilala ngayon. Ay, ba't pambihira mga kapatid? Anong paniniwalaan ko yung sinasabi mo noon na mahal mo ko pagkatapos iniwan mo ko ng ganun-ganun lang? Alin ang paniniwalaan ko? Eh, nung sinabi kong mahal kita, pinaglabang kita eh. At ang mga nakaaway ko dahil sa iyo, hello, mas makakapangyarihan pa sa akin. Pero tinindigan kita. Ang iskandalo nyo, tinindigan ko. Hello? Kasalanan nyo, iskandalo nyo. Naintindihan nyo ba yon? Iskandalo nyo yun eh. Pero nadamay ang pangalan ko, nadamay ang church. Dinis-own ko ba kayo? Tinindigan ko kayo. Kinausap ko pa yung nagbibintang sa'yo. Buo ang pamilya ko eh. Kanya meron akong karayaan magturo dito. Pinagpipreach kita dito. Wasak ang pamilya mo, kid eh. Nasa naman ang konsensya mo para gawin mo sa akin ang mga pinaggagawa. Kanya ako malaya nakakapagsabi ng ganito sapagkat hindi ako nagkokondena. Sinasabi ko lang, my conscience is void of offense before God and men. Ministry ko yung siniraan nyo eh. At ang ministry, nakabata yan. Saan? Sa katapatan sa Panginoon, sa kanyang salita, sa gawa ng banal na Espiritu, at sa pure and good conscience. Mga kapatid, kung wala ka niyan, huwag kang lumaban sa akin by all means. Mali ang kinuha mong kaaway. Kasi, napaka-transparent ko. Wala nang pastor na mas transparent pa sa akin. What you see is what you get. Ako lalabanan mo, eh, hipokrito ka? Ay, kawawa ka, kapatid. Yan ang sinasabi kong lulubog ka nang hindi kita hinuhukayan. Kasi konsyensya mo, mahirap na kalaban yan eh. Oh, 1 Timothy chapter 5 and verse 19. Verse 19, holding faith and good conscience. Diba sabi ko na kanina, parating magkasama yan, faith and conscience. Sometimes, ginagamit ni Apostle Paul on equal level, sometimes synonymously. Sapagkat sa Romans chapter 14, faith ang ginamit ni Paul. 1 Corinthians chapter 8, ang ginamit niya, conscience. Oh, tsaka na natin pag-aralan niya kasi dalawang chapter yan. Ano po? And by the way, for me to teach this simple lesson, I have read much scriptures. And I have read books. I have read references.
I unarchive my past lessons na hindi mo natutunan. Nakala ko marunong ka. Oh, sabi dyan, holding faith and good conscience, with some having put away concerning faith, have made shipwreck. Alam niyo mga kapatid, kung ang konsyensya mo hindi nakabatay sa faith, kasi faith is the ship, conscience is the anchor. Pag wala yung anchor, ang barko tatangiin kung saan-saan. Sabi ng Bible, good conscience, having put away concerning faith, ang nawala yung conscience. Kung yung faith is the vessel, the ship, wala na yung anchor, yung good conscience na maglalagay sa iyo sa tama, mag-i-stabilize sa iyo, aba, eh kahit saan ka nadalhin ng alon. Sinasabi ni Apostle Paul yan, based on what he has seen in the lives of many people, believers included. Hanggang sa panahon natin ngayon, yan pa rin ang salita ng Diyos. 2 Timothy 1:3. Ano sabi 2 Timothy 1:3? I thank God, whom I serve from my forefathers with what? Can you say the same as with the Apostle Paul? Eh, sa totoo lang, lahat ng pinagawa ko sa iyo, nangungun submission ako. Ang pako para bumaon, ano ang kailangan? Pukpok. O, eh di pako ka, kasi wala kang kusa eh. Ang leader, noong ko pa sinasabi, may initiative at mayroong vision. Ang kukunin nyo mga kapatid, piliin nyo yung may initiative, hindi sa kasanungalingan, hindi sa katarantaduhan, kundi sa kabutihan at mayroong vision. Napaniwala kayong umalis dito, o saan kayo dinala? Saan kayo dinala? Naisip nyo ba yon? At least dito, meron kayong hindi gusto sa akin. Pero magugustuhan nyo kung saan ko kayo dadalhin. And we're almost there. Kasi yung iba sa inyo, resulta na ng panalangin natin eh. Panalangin ko eh. Mga nag-graduate na eh. Sana may rejoicing tayo together eh. Eh yun lang, nagdesisyon kayo. Ah, alis ako. Pero saan ka pupunta? O ngayon, kanya-kanya kayo. Dati may mga ministry kayo dito. Prime movers tawag ko sa inyo. Eh ngayon, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Sunod-sunuran kayo. Leaders na kayo dito. Di ba leaders ka na dito? O ngayon, anong lugar mo dyan? Alam nga naman mag-leader-lideran ka dyan. Bagong-bago ka lang dyan sa pinuntahan mo. Hindi ka nag-iisip. Tinrain ko kayo para mag-isip ng kung ano sinasabi ng Bible at itutugma nyo sa inyong buhay. Hindi nyo pinagbigyan, hindi nyo kinonsider. Mga... Sabi dyan, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience that without ceasing I have remembrance of you in my prayers night and day. Mga kapatid, hindi ko masasabi yan kagaya ng sinasabi ni Apostle Pablo. Pero, alam ko sa Bible, dalawa lang ang ministry ng pastor. Word of God and prayer. Word of God, no doubt. Pero kahit ako, my conscience bearing me witness na ang naging malaking pagkukulang ko, I have not prayed for you all, the way I must have prayed for you. Kanya nung marinig ko yung prayer ni Apostle Paul for the Philippians, for the Colossians, itinuro sa isang pinuntahan ko, aba, iyak ako ng iyak.
Bakit ako iyak na iyak? Nakita ko yung pagkukulang ko. Gagawin ko na, hinahanda ko na, ginagawa ko na nga eh. Bakit? Kasi dati ko naman kayong ipinapanalangin eh, pero hindi yung uri ng panalangin ni Apostle Paul. Kanya sabi ko, magle-level up ang prayer ko para sa mga mananampalataya. Oh. Ibig ba sabihin nun, yung panalangin ko ng mga nakalipas na panahon, binaliwala ng Panginoon? Ay, hindi po ganun ng Panginoon, kapatid. Hindi ganun ng Panginoon. Ang dinanas mo ngayon, if ano pa yan, epekto pa yan ng panalangin ko sa iyo in the past. Ngayon, hindi na kita ipinapanalangin the way I used to pray for you. Sana makakita ka ng pastor na mananalangin the way a pastor must pray for you. Kasi ngayon, makinig kayo mga kapatid, makinig kayo mga kapatid, you may probably be in a flock, but you are under observation. You are not treated as the original members of the church na dinatnan nyo. Kahit na dito po mangyari yan, hindi ganun talaga mangyayari. Eh, ang dami ng mga pinuntahang mga pastor. Hanggang ngayon, walang pastor na nagsabi sa akin, Brad, may membro ka rito. Nagtataka naman ako, nasa napunta yung pastoral ethics. Kung saan napunta yung pastoral ethics. Pero, naitago ba? Alam ko pa rin naman nangangalat eh. Pero walang pastor na nagsabi, Pastor, dispalinghado ka talaga. Ang dami mong membro nandito sa akin ngayon. Maling-mali ka talaga. Sana may ganong pastor na tumawag sa akin. Eh, wala eh. Dito, hanggat yung kahuli-hulihang membro na taga Bicol na dumating dito, hindi pa natatapos ang araw ng Linggo. Hindi pa nga ako nakakapananghalian, nakatawag na ako sa pastor niya. Ewan ko lang, hindi lahat siguro ng tao kagaya ko yung konsensya. Oh. Kanya nagtataka pa kayo. Bakit kahit na pare-parehas pastor, magkakaiba? Kahit na pare-parehas na baptist, magkakaiba? Naunawaan nyo ngayon? Kasi may pagkakaiba sa konsyensya. Sabi ko sa inyo, dalawang uri lang ng konsyensya. Konsyensya ng unbeliever at konsyensya ng believer. Sa konsyensya ng believer, mga mananampalataya, batay sa pag-aaral ko, tatlo lang, weak, good, pure. Lahat yan, yung good and pure, void of offense before God and before man. Conscience ni Apostle Paul. Yan ang target natin. Are you with me? Kanya yan po, kaya po nakakapagsalita ng ganito, sapagkat kahit na sino po ang humarap sa akin, kaya kong tindigan, wala akong siniraan, nagsabi ako ng katotohanan. Maliwanag po ba mga kapatid? Kasi kayo naman ang gumawa niyan eh. Luzon, Visayas, Mindanao, nagtatanong sa akin. Hanggang Amerika, Australia, nagtatanong sa akin. Hindi ko na nga sinasagot lahat. Bakit? Ang tanong, Pastor, what happened to your church? Oh, eh, ginawa niyo yan eh. Ako ba ang gumawa niyan? Inalagaan ko ang pangalan ko. Inalagaan ko ang Metro Laguna Baptist Church. Sino ang gumawa ng iskandalo? Kayo. Kanya pag sumagot ako, kanya nga sabi ko, yung pin post ko, yan na lang panoorin nyo. Tsaka ito siguro. Yan na lang. Kasi baka tanungin ako na wala ako sa hulog, makapagsabi pa ako ng hindi maganda. Eh. Tanungin nyo si Jenny de la Cruz at tsaka yung kanyang executive assistant, si Cassie. Hanggang fresh pa sa kanila yung napag-usapan namin. Wala akong sinabing pangit, pero alam nila
kung bakit kinakailangan silang maging considerate of me. Yan ang hiningi ko. Kaya ako nagdala ng pera para bayaran. Ay ko, Jenny, mula ngayon, gusto kong maintindihan mo sitwasyon namin at I want you to be considerate. First time kong pumunta sa opisina ni Jenny De La Cruz. Hanggang labas ng opisina, hinatid ako. It never happened before. Hanggang labas ng pintuan ng opisina, hanggang makababa ako, inihatid ako. Kasi naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Hindi ko kinuha ang simpatsya niya. Nagsalita ako in a good and pure conscience, destroying no one, pero maliwanag sa kanila kung bakit nila ako mauunawaan. Mga kapatid, the softest pillow that you can lay your head on to sleep at night, you know what is that? Clear conscience. Kapag ka alam mo na meron ka inargabyado, hindi ka patatahimikin kasi Diyos yan eh. Simula pa sa fall of man, conscience na ang ginagamit ng Panginoon. Conscience na. Makakabigay ba ako ng open challenge na kung meron akong inabuso na isa noon hanggang kahapon? Inabuso ha? Aba, eh magsalita, mag-complain. Pag napatunayan niya, I will restore him fourfold. Noon hanggang ngayon. Kung hindi malinis ang konsyensya ko, abay, saan ako kukuha ng tapang para sabihin yan? Ha? Saan ako kukuha ng konsyensya para sabihin yan? Wala akong lakas ng loob para sabihin yan. Ah, mga kapatid, mag-usap lang po tayo na wala tayong ilalatag kung hindi yung ating good and pure conscience, which is void of offense before God and before men. Kung gusto mo mamaya, I'll buy you coffee. Kung gusto mo bukas, tell me where you want us to meet. Be sure you have a good, pure conscience, void of offense before God and men. Wherever you want us to meet, whoever you are, let's come and reason together. Ama Banal, maraming salamat po. Thank you very much na malaya ako nakapangaral, malaya ako nakapagpahayag ng iyong salita, sapagkat it is the subject matter na aming pinag-uusapan. Lord, walang makapagmamalaki na sino man sa iyo, sapagkat you are the righteous judge, the holy one of Israel. Lord, kami po ay sa biyaya mo lamang. Batay sa kumpletong pagkaunawa namin na ginagampanan namin sa iyong salita. Sabi niyo po sa Romans chapter 14, anything that is not of faith, that is of clean conscience, ay sin. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, especially ang mga kapatirang kong narito, mga magulang, mga kabataan, na aming i-endeavor na magkaroon kami ng biblical conscience na magiging alarm system namin, trigger point na magbibigay sa amin ng warning concerning sa mga desisyon na gagawin namin, sa mga bagay na gagawin namin, sapagkat hindi namin maiakaila ang katotohanan na
you pondereth the hearts of men, and you reward men according to the works of his hand, and you are a God who favors no one. Hindi ka po partial, na ikaw ay mayroong favoritism. Wala po, Panginoon. Lahat ang batayan mo ay ang iyong salita. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Help us establish that kind of biblical conscience. For all these things I pray in Christ's most precious name. Amen. Sa mga nakasama namin, ano, wala na? Ay, yun na, unawaan na lamang po ninyo. Ano po, at kung merong akong mga nasabing mga sitwasyon, ay leave it up to us, at kaming nakakaintindi ang dapat the burden of proof ay nasa amin, na kami ang magtutuwid. Kami ang magtutuwid kung ano man ang dapat naming ituwid. At kung meron man po kayong narinig, mga prinsipyo po ang kunin ninyo, sapagkat yan lang po ang motivation ng inyong kaibigan, Pastor Joey Reyes, by promoting this short series of lessons. So maraming salamat po. Thank you, and continue to pray for me, my family, my ministry, especially ang Metro Laguna Baptist Church. Maraming salamat po.